umamin. Goodbye, Milagros. Isa. Dalawa. Tat! Oo na! Ako nga si Ella. Ako ang taong daga. Hindi sapat ang ebidensyang ihaharap ko sa kanila. Ano ang sasabihin ko? Na sila ang nagpasabog ng planta. Nahuli ko ang dalawa sa most wanted criminal. At nandito ako para kolektahin ang reward. Hindi ako ang nagpasabog ng plata. Si Celeste dapat ang hinuhuli nyo. Iniipit nila ang anak ko sa kasalanan na hindi niya ginawa. I am asking permission para ipakita sa courtroom ninyo ang evidence na ito. Kitang-kita sa video na yan kung paano nanlaban si Miss Ella Perea bago niya pasabugin ang plata. Pinilit lang ng Celeste na yan ang mawi si Ella, pero walang kasalanan ng anak ko! Bakit nandun ang anak mo sa plata ng araw na yon? Kumuha po kami ng witness, si Vera Ocampo. Totoo ho, nakasama ko si Ella nung gabing sumabog ang planta. Hindi ho si Ella ang kriminal dito, kundi si Tita Celeste! Mabuti dumating ka. Nandito po ako para malaman na totoo. Ah, tuloy ka. Akala ko hindi ka nadadating. Matagal ko ang pinag-isipan kung makikipagkita talaga ako sa inyo. Gusto ko malaman yung totoo. Hindi ko ho alam kung anong meron kayo para pagkatiwalaan ko ang lahat ng sasabihin niyo sa akin ngayon. Alam ko hindi mo ako kilala. At hindi ko inaasahan na napaniniwalaan mo agad ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Pero hindi na kaya ng konsyensya ko. Nadalhin ka sa hukay ko ang mga nalalaman ko. Celeste? Milagros? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Masama bang dumalaw sa isang kaibigan? Hindi na tayo magkaibigan. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka nga, Milagros. Gusto kong makita kung anong lagay mo dito. Hindi ka pa rin nagbabago. Ipokrita ka pa rin. Milagros, anong hindi nagbago? Tingnan mo nga ako. Look! Mayaman na ulit ako, Milagros. Mas mayaman kaysa nung nandun tayo sa San Isidro. Kaya nagagawa mong pahirapan kami mag-iina. Kaya ka ba nagpunta rito para makita kung paano kami naghihirap? Yumaman ka nga. Pero hindi kayang itago ng yaman mo ang kaitiman ng budhi mo. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, Milagros. Pero alam mo ba na ito ang panahon at pagkakataon na pinagkakahintay ko? And I am so pleased. Nag-e-enjoy ako. Mukhang hirap na hirap ka. That just made my day. Celeste, bakit mo ginagawa sa amin to? Wala naman akong kasalanan sa iyo, ah. On the contrary, malaki ang kasalanan mo sa akin. Pwede ba akong umakyat ng ligaw sa iyo, Milagro? Akala ko ba kaibigan kita? Ang gusto mo lahat ng atensyon ng tao nasa iyo, lagi mo akong ginagawang anino. Ngayon naman, ang atensyon ng lalaking gusto ko, kinukuha mo rin. Hindi totoo yan. Tinangka mong agawin si Fernando. Nandiyan lahat ang nalalaman ko. Ginawa ko yan dahil sa takot ko na malaman ng ibang tao ang lahat ng nalalaman ko. Pero hindi ko nga alam kung dapat kong ilabas yan sa mga pulis. Pero kung totoo ang sinasabi ng mga taga San Isidro, nagmana ka raw sa kagandahan loob ng ama mo. Kaya sa'yo ko binibigay yan. Dahil hindi na kayang dalhin ng konsyensya ko ang mga kasalanan na gawa namin. Hanggang sa kabilang buhay. Anong kasalanan? Ano bang talagang kinalaman niyo sa pamilya namin? Gab, dati akong katiwala ng mami mo. Kaya marami akong nalalaman. Matagal na ang alita ng mami mo at ang ina ng mga
taong daga sa Milagros. Daga? Totoo-totoo po. Ma'am, parating na po sila. Ayan na po. Milagros! Raul! Oh! Ayan na! Sa kanan na ito! Alaman ni Ma'am Celeste yung sikreto tungkol sa mga anak ni Milagros. Ginamit na yung mga tao para tugisin si Milagros at ito yung pamilya. Ayun! Doon! Romeo, alam mo na ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala sa oras na nagawa mo ang inuutos ko sa'yo. Kikita ka naman. Hindi kita pababayaan. Sigurado ko yun. Pero hindi sapat sa nanay mo ang makaganti lang kay Milagros. Ang makakapagpatahimik lang sa kanya ay ang makitang patay ang buong pamilya ni Milagros. Ulas na yan ako! Ayan! Kibili! Sige na, para makatakot na ako na kayo. Papatayin nila ang anak natin! Ulas na yan ako! Nung tinugis ng mga taong bayan ang pamilya ni Milagros, tumakbo si Raul dahil pinilit niyang iligaw ang mga tao. Pero naiwan siya dahil nabaril siya. Buong akala namin ay patay na siya. Hindi nila nalalaman na buhay pa si Raul. At kinuha siya ni Ma'am Celeste. Itinago ni Ma'am Celeste si Raul sa isang lumang kamali. Walang nakakaalam nun. Kumusta si Raul? Nandiyan naman, buhay pa. Si Milagros? Nakataka ka sila. Ma'am, yung taong tumira dyan, naniningil na. Huwag kang mag-alala. Nakahanda ng pera. Ma'am, nauubos na dugo ni Raul. Baka hindi na tumagal yan. Ang mabuti pa, tapusin na natin. At baka may makaalam pa na dito natin tinatago yan. Hindi, Romeo. Kailangan ko siya ng buhay. Eh, paano ako matigok dito yan? Wala akong pakialam! Mabulok ang bangkay na dito. Kailangan ko siyang gawing pain para kay Milagros. Malaki ang galit ni Ma'am Celeste kay Milagros. Dahil ang paniniwala niya, inakit ni Milagros si Sir Fernan. Nung habang nagpupunti siya sa pangalay niyong kapatid. May kapatid ba ako? Oo. Ang dahil sa'yo, namatay ang una naming anak. Isa ka talagang mabuting kaibigan, Milagros. At higit sa lahat, isa kang mabuting tao. Walang hiya ka, Milagros! Celeste! Walang hiya ka! Mag-aagaw! Celeste! Ayaw ka na matagal ka na mag-aagaw! Pero nakuna ng mami mo. At si Milagros ang sinisisi niya. Yan. At kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng relasyon ni Sir Fernan. Siguro nga. Pero alam ko, Milagros, na hanggang sa huling hininga ni Fernan, ikaw ang mahal niya. Hindi ko kasalanan kung mahal niya ako. At lalong hindi ko kasalanan kung bakit hindi ka niya minahal. Inagaw mo ang asawa ko. Pinatay mo ang anak ko. At ngayon,
nanganganib na mawala sa akin si Gab. Bakit? Dahil sinabi mo sa kanya na meron akong kinalaman sa pagkamatay ng ama niya. Bakit? Wala ba? Hindi niya malalaman. Hindi niya malalaman ang buong katotohanan kahit kailan. Sisiguraduhin ko yung malalas. At sisiguraduhin ko yun. Habang buhay kayong mananahimik ng iyong mga anak. Hindi mo kayang itago ang katotohanan kahit kailan. Lalabas at lalabas ang totoo. Celeste, hindi mo matatakasan lahat ng mga ginagawa mo. Milagros, kaya kong tapatan ng kasinungalingan ang lahat ng katotohanan sasabihin mo. Ilang beses ko nang ginawa yun. Ilang beses na ako nakayuso. At diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang magsinungaling kahit sa mga anak mo. Sa tingin mo, mapapatawad ka ng mga anak mo pag nalaman nilang totoo. Dinala siya ni Ma'am Celeste sa lumang kamalig. Ginagawa akong tawon ni Ma'am Celeste. Tagadala ng pagkain at lahat ng mga pangailangan nila sa lumang kamalig. Sige, subukan mong pakainin. Pagkatapos gawan mo ng paraan yung sugat, lagyan mo ng benda para tumigil ang pagdurugo. Hindi ko alam. Nasundan pala ako ni Sir Fernand. Celeste! Fernand! Anong ginagawa mo dito? At ikaw? Anong ginagawa mo dito? Wala. Anong tinatago mo dito? Wala! Wala, Fernand! Paraanin mo ko! Sandali, Fernand! Yeah. Fernand! Tumabi kayo! Tabi! Anong ginagawa ni Raul dito? Akala ko ba pinatay na siya ng mga tao? Bakit siya nandito? Nalaman na lang niya, Sir Fernand, na nakakulong din sa kamalik si Raul at pinahihirapan. Kayo! Anong ginagawa ni Raul dito? Malala na ang sugat ni Raul. Itatakbo ko siya sa ospital! Wag! Fernand! Ano bang ginagawa mo kay Raul, Celeste? Kailangan ko siya para makita ko si Milagros at ang kanyang mga anak. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Tigilan mo na ang pamilya ni Milagros. Wala silang kasalanan sa'yo. Paano kung mamatay si Raul dito? Ikaw ang may kasalanan! Kung may makakaalam, Fernand. Hindi maaari itong ginagawa mo, Celeste. Ano ang gagawin mo, Fernand? Anong gusto mo? Hayaan kitang makapatay ka ng tao? Tinutukis na ng mga tao si Milagros, pati ang mga anak niya! Kailangan nila si Raul! At hanggang ngayon, si Milagros pa rin ang iniisip mo. Ikaw ang kasama ko. Ikaw ang asawa ko. Ano pa ba ang gusto mo? Wala silang ginagawang masama sa'yo, Celeste. Pakawalan mo na si Raul! Hindi! Hindi ko siya pakakawalan hanggat hindi lumalabas si Milagros. Nabubulag ka na ng galit mo, Celeste. Tama na! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti kay Milagros sa ginawa niya sa anak natin. Walang kasalanan si Milagros! Kung ano man ang nangyari noon, ako may kasalanan noon! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hihingi ako ng tulong para maialis si Raul dito. Hindi mo siya pwede ikulong! Walang dapat makaalam na buhay si Raul. Tigilan mo ito, Celeste. Kung hindi. Kung hindi ano? Kung hindi, mapipilitan akong isuplong ka sa mga pulis. Sige, gawin mo. Gawin mo, Fernand. At patunayan mo sa akin na si Milagros talaga ang mahal mo. Mahal mo ba talaga? Kaya mo bang ipakulong ang ina ng iyong mga anak? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para patunayan ko mahal.
gagawin mo? Tulungan niyo ako! Huwag kayong makikialam! At anong gagawin mo? Ibabalik mo siya kay Milagros? Papakawalan mo siya? Para gumanda ang tingin ni Milagros sa'yo? Para magkaroon siya ng utang na loob sa'yo? Sagutin mo ako, Fernan! Wala ka na sa tamang pag-iisip, Celeste. Nababaliw ka na! Talaga! Nababaliw ako sa galit kay Milagros. At kinakampihan mo pa siya. Ako ang asawa mo, Fernan. Dapat ako ang kinakampihan mo! Hindi kita kakampihan, lalo na kung mali ka! Babarilin mo ako. Pag pinakulong siya, mamamatay siya. Sinasabi mo ba na si Mami pumatay sa dati nila, Ella? Iyon ang totoo, Gabo. Iyon ang lahat ang nangyari. Nagsisinungaling ka. Hindi magagawa ng Mami ko na pumatay ng tao. Celeste? Well! Well, well! My prodigal niece! Ang akala ko, daga ka lang. Yung pala, ahas ka din, maldita. Tumigil ka! Wala kang karapatang pagsalita ng ganyan ng anak ko! At hindi ka makakatakas sa lahat ng katraydurang ginawa mo sa akin. Maaari lang, may lahi ako, daga. Eh, ikaw, utak biya. Tagal ko nang nasa poder mo, hindi mo alam nilalansin ang pagkita. Sino ngayon mas tanga sa atin? Bastos kang pagtaan! Tama! Hindi ka tinuturuan ang nanay mo! Hindi ka tinuturuan! Magsama kayo, ha? Ikaw na sumasama ka lang! Nagsisinungaling ka. Hindi magagawa ng Mami ko na pumatay ng tao. Hindi ako nagsisinungaling. Celeste! What? Maaaring naging mabuti siyang ina sa'yo. Pero siya ay isang mamamatay tao. Hindi lang si Raul ang pinatay niya. Anong ibig mong sabihin? Ang mami mo ang pumatay rin kay Sir Fernan sa tatay mo. Pagbabayaran mo lahat ng kawalang hiya ang ginawa mo sa akin. At pagbabayaran mo rin ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko. Ako sa'yo, titingin ako sa likuran, sa tabiliran at sa harapan. Dahil hindi mo alam kung kailang bumabalik ang karma. Ikaw ang tumingin sa likuran mo, Celeste. Dahil sa sobrang lakas ng karma ang tatama sa'yo, baka mabao ka sa lupa. Huwag kang mag-alala, Milagros. Marami akong mata sa likuran. Ibalik na sila sa lungga ng mga daga. Sige, pasok na yan. Tama ang desisyon mo na sa akin ka humingi ng tulong. Mas ligtas ka dito. Nagbalak si Daddy na iwan si Mami. Pero hindi niya nagawa yun dahil huli ng lahat. Nakapatay ka, Celeste! Hinayaan kitang makataka sa batas! Hindi ko na kaya! Paglabas mo ng bahay nito, Gab, kahit kailan, hindi mo na malalaman ang totoo. Gusto kong mabuhay si Milagros. Babalikan ko si Vera. Two birds with one deadly stone.
Yan ang parusa ko sa pangtatraidor niya sa akin.